yung araw dito. Paminsan-minsan na lang makikita yung pag-winter. Lalo na pag-winter, hindi mo makita yung sunset kasi minsan bulky siya, I mean, cloudy. Pag before the Nicolaus tag, dapat yung mga bata is bilhin nila yung sapatos nila or sapatos ko o yung mga sapatos ng magulang. Ano siya, i-celebrate yung Nicolaus tag. Natutunan ko yan doon sa mother-in-law ko kasi yun ang ginawa nila kambal doon. Doubt ako na bukas malaki yung snow kasi nakita ko ngayon nag-snow sa labas. So, if ever mag-snow ngayon ng makapal, bukas hindi ako makapag-bike kaya maaga ako magigising at maaga din tayong maglalakad. 1, 2, 3! Hello beautiful people, it's me again. Kumusta kayo? Alas 4:30, pasok na tayo sa trabaho. Normal na yung araw natin ngayon na magsisimula kagaya ng dati. So hindi na tayo dito sa bahay kung hindi back to work tayo. Anyways, I'm excited kasi na-miss ko din naman yung trabaho natin. As usual, alam nyo hindi ako allowed mag-video doon. So, mabibidyo ko lang yung on the way ko or other way around, pasilip-silip lang. So, prepare muna ako ng breakfast ko, tapos baon ko, and then aalis ako. Malamig pa rin sa labas. Check ko, kaya pwede tayo makapag-bike, pero malamig pa rin. Anyways, may protection naman tayo sa lamig. Aalis na. So, time to go. Naglubli-blubli ako ngayon. Malamig kasi sa labas. Tapos, tayo yung magbabike. So, I will see you mamaya. Kuy, papusok na sa trabaho. Madilim pa. Kahit 5:30 pa lang. Of course, yung araw dito, paminsan-minsan na lang makikita yung pag-winter. Lalo na pag-winter, hindi mo makita yung sunset kasi minsan bulky siya. I mean, cloudy. Tapos, minsan naman, makikita mo, pero ano lang, na yung pula, yun lang. Pero ngayon, since it's ano pa din, cloudy, nag-ulan actually kagabi, kaya walang araw. Anyways, yung araw ganito yung pag-winter, hinahanap mo. Sa bahay na ako, nakapag-fresh look na tayo. Kasi ibang ko nasanay na ako na every time pumapasok ako sa bahay galing sa trabaho, kailangan ko talagang mag-change lahat kahit man hindi ko yung ginamit. Actually, yung ginamit kong suit ko, hindi ko naman siya ginamit talaga sa trabaho kasi may uniform ang kami.
So, ano lang yun? Bali, hanggang dito, papunta sa trabaho. Pero pinagpawisan ako, kaya sabi ko, mag-change ako eh. I mean, iba yung pakiramdam. Alam yung sanay ka na na every time fresh ka. Kaya sabi ko, ah, since talaga nag-start ako, nag-change ako ng bagong damit. Tapos naghihilamos ako. Hindi man ako makabaghaf, but pero nag-ano ako yung... yung lapin ba, yung hanto, ano ba yun, towelit, binabasa ko siya, nilalagyan ko siya ng sabon, tapos pinupunas ko yan sa buong katawan ko, lalo na sa mukha ko, tapos nag-change ako ng ano, nag-ano ako ng cream, naglalagay ulit ako ng cream dito tayo. Nasa kusina tayo kung bakit nagugutom ako. Kakain tayo. Ano ba yung... Iniwarm ko muna yung rice. Since may rice tayo. Tapos, andito pa yung talong ko. Kahapon na talong. At saka yung isda. Andun pa yung, ano ko, puyo na nilagyan ko ng suka. Ay, ani, limonsito. Kaya, iwarm ko muna itong, ano natin, talong. Tapos, kakain tayo. Nagugutom ako. Actually, kumain man ako. Pero, konti man lang yung pinain ko. Kanina doon sa trabaho. So, dito kayo. Kita nyo ako. Yan, dito si mami. Yan. Diyan ka, mami. Kasi gutom ko mami na yun. 7 hours and a half ako nagtrabaho ngayon. So, saglit. Ba't hiwi? Sabi ko, ba't hilig? Aha. Sabi ko, ba't hilig yung ano ko? Yung mic, ano, camera. Hilig ako. I mean... Ayan, hindi nahilig. So, iwarm ko lang yung talong. Ito kayo. Sorry, mahilo na kayo dyan, mahilo na. Kasi na ano ako. Kailangan ko ng ibang posisyon, yung buhok ko. Alam nyo, yung buhok ko, nagaano siya. Walang katapusan yung hair fall niya. Matagal na to. Since, alam niyo yung napansin ko, since ako ng anak, relate kayo nun, na yung buhok is nagdadagdag. I mean, hair fall. Yun ang problema ko. Although, alam kong hormonal problem niya kasi nga, sa edad natin din. Pero, I think mostly ata ng mga Pilipina dito sa Germany, same din ng mga iba kong kaibigan. Sabi niya, ganun din yung problema nila. Nag-hair fall. I don't know, maybe because sa ginagamit nating sabon or shampoo, but then I think it's also because of water, tubig na ginagamit natin dito, warm kasi kang maligo, tapos din hormonal yan, aging din kasi syempre sa edad natin, plus since talaga nanganak ako, nag-hair fall ako, tapos grabe yan, ang dami yan parati, sabi ko, kung ano lang to, wala, ubos na, upaw na talaga ako, hindi lang makapal yung buhok ko, sa dami nang nahuhulog, pero meron akong tinitake na collagen, dalawa yung tinitake kong collagen, since nag-take ako nito, actually dito sponsor ha, kasi di man tayo malaking channel, binili ko lang to sa Amazon, since itong collagen, from Glow, ito, collagen powder from Glow. Pwede mo siyang ihalo sa kape, sa kakao, pwede mo siyang ihalo. Tapos, yun, napansin ko yung hair fall ko, nag-iba siya, I mean, nag-lacen siya. Meron naman akong collagen na iniinom, pwede siyang ihalo lang sa tubig. Sa Rosemang ko siya binili. Tapos, nung tinay ko siyang ihalo sa kape, alam nyo, yung kape na yung flavor orange, basta masuka talaga kasi sa tamis, na sabi ko, ano ba yun? Ba't iba yung lasa ng kape ko, naging orange kape ba sa iba? Pero ito, wala. I mean, maasal no siya. Walang problema. Hindi ako, I mean, masarap pag inahalo ko to sa kape. Tapos, I think how much yung bili na akin nito? I think 20 euro. Tapos 500 grams for 20 euro. Tapos mataga ko ginagamit. 2 months din. Kasi yan talaga yung problema ng mga sign of aging. Sign of aging.
So, ayan, i-warm ko lang to. Tapos, kakain tayo. Iwinawarm ko na yung ano natin, rice. So, ayan, update tayo sa trabaho. Unstrange. Unstrange is na nag-iba. I mean, na ano ako, na nag-adjust na naman. Kung bakit, na hindi ako nasa Bonbirides ko ngayon. Pero nag-adjust ako kung bakit. Siyempre, matagal ako hindi nagtrabaho. 10 days. 10 days. Mara, syempre, wala namang pagbabago. Pero nang pumunta ako ngayon saan ako naka-assign ngayon, Diyos ko, kalahati ng mga pasyente namin may sakit. Lahat mga sinisipon, inuubo. Sabi ko, naku, kagagaling ko lang sa sakit ngayon naman. Pagdating ko dito, masakit lahat. Sabi ko, kaya sabi ko, magmamask talaga ako for security na baka bumalik na naman yung sakit natin. Uy, ayoko na. Uy, mahirap magkasakit. Sa totoo lang, sa akin naman na case, hindi naman ganun kalala yung sakit ko. But then, kahit na mahirap talaga magkasakit. Pero no choice kami na mga taga-Europe ngayon, especially din sa lahat ng mga nasa winter area ngayon, kung bakit it's, sabi nga nila, erkältung site, panahon ng marami ang nagkakasakit kasi nga, it's malamig. Yeah. So, that's it. Anyways, malapit na maluto yung talong natin. Actually, winarm ko lang naman siya. Kagabi ko pa ito na ulam. Ayaw ko naman itapon kasi pwede pa siyang kainin. So, kaya kainin natin. Aw, iwan. Tutuin ulit. Tapos kainin. Diba? Sayang. Sayang yung pera. Kasi yung project natin malapit na ma-release. Wow! Malapit na. So, puhon-puhon. Winter. Springtime. So, ayan. So, springtime, puhon, bago tayo mag-birthday, marilis na yung sasakyan natin. Wow! Excited ako na kinakabahan kasi matagal na din akong hindi nag-drive. Matagal na akong hindi nag-drive. Kaya, pero mag-ano tayo? Magpa-par. Magpa-practice tayo para bumalik yung confident natin sa pagdadrive. Of course, proud ako. Actually, very proud ako na meron akong driver's license na Europe, actually international yung driver license ko. European. Pwede ako mag-drive along Europe. Hinalo ko na lang yung isla. Tapos, ayan. Time to eat. And, babalik ako mamaya. Magre-reply muna ako sa mga, ano nyo, comment. Thank you so much sa mga nagsusuporta sa akin. Sa mga bago kong supporters. Maraming salamat talaga sa inyo. I hope na mag-enjoy pa kayo sa panonood ng mga vlogs ko. I try my best na hindi kayo maboring sa vlog ko. Kaya matagal yung editing ko. Napansin nyo, yung release ko is every 2 days. That's true. Every 2 days yung release ko. Kung bakit busy ako sa trabaho. Pasensya na po. Yung mami nyo. Itong iyong lingkod na mami busy sa trabaho. Full time kasi ako. Plus sa mga bagong supporters natin. Full-time mom ako. Nakuha every 1 week sa akin, every 1 week sa papa nila. Pero full-time job ako, mayroon. Plus, of course, yung mga anak ko, 2, kambal pa, school. Tapos, may trabaho pa tayo sa bahay. Ako lahat, kasi wala man tayong katulong sa buhay. Lahat ng mga activities ng mga anak ko, kailangan ko din bantayan. Mga school nila, lahat. Kailangan ko, ano, kaya yung editing natin, it takes time din. Kaya, binabalansi ko lahat. Ngayon, pinoprogram ko actually yung time ko. Paano ko siya mapagkasya sa isang araw. Yung 24 hours na araw natin na magkaroon ako ng chance din na makapag-vlog. At the same time, makapag-edit. Yun, lahat. So, at this, sabi ko nga, wow! Kaya ko to. Anyways, say you mamaya, malulubad na yung camera natin. Dito na lang ako ngayon sa sala kung bakit magkakape muna tayo saglit. This is my first coffee for the, sa araw na to. My first coffee kasi alam mo yung inunom ko lang talaga since na kaninang umaga. Actually, ino-observe ko yung sarili ko kung ano yung mangyayari if wala akong kape na intake sa isang araw or isa lang. Kasi sabi naman ng doktor, hindi naman sa wala. Pwede kang uminom pero dapat yung chan ko dapat may laman. So since tapos na tayo nag-lunch, late lunch na yun. So, inom tayo ng kape. Ay, Diyos ko, nakakamiss. Yung addict ka sa kape, tapos biglang mawawala yung ganun na salita ako ng salita. Wala na palang space yung memory. Sabi ko, anong nangyari? Ba't nag-block yung pala wala ng lugar? I mean,
full memory na. So yun nga, balik tayo sa kape. Yun nga, yung routine mo ba na, ala, inom ka ng kape tapos bigla siyang mawawala ba? Iwan ko. Pero kaya ko. Kaya ko kahit hindi ako minom ng kape sa isang araw. Yun lang, addict talaga asukasap. Kasi dati, 5 tasa. Ngayon, kahapon nga, wala akong kape. Tapos ngayon, isa lang. Ito lang talaga for the whole day. Ito lang. Okay na yun. Kasi kanina sa trabaho ko, may tsaa lang ako. Kasi sabi ng doktor ko. Tapos meron din akong kakao. Yun lang. Natas tubig at syempre. So inom muna tayo ng kape at ako yaalis kung bakit bukas darating sila kambal. So surpresahin ko sila. Nikolaus tag dito. Nikolaus tag is a special tag para sa mga bata. Yung tradition yan ng mga German, actually hindi lang German, pati din sa Europe. You give something, small thing lang sa mga bata, especially sa mga bata. Ako nga, Nikolaus, yung mother-in-law ko, binibigyan ako dati ng something sa Nikolaus tag. So yun nga, since sila kambal wala dito at nag-promise ako sa kanila at ine-expect nila na pagdating nila dito, mayroon si Nikolaus guys sa kanila. So yun, so kailangan kong umalis ngayon kung bakit yung surprise ako sa kanila, kailangan kong i-prepare bago sila dumating bukas. Pero yung celebration nga is nung Tuesday pa. Nga nasa papa nila. Kaya magsiselebrate din kami ng Nikolaus tag ng late na. Actually, it's not really a celebration. Ano lang, something to give. Small thing siya na ibibigay mo sa mga bata. Like for example, chocolate. Yung iba nilalagyan pa niya ng mandarin, yung orange, at saka prutas, for example, apple, yung talaga usually nilalagay, tapos something na suskay, din na malit lang na bag. Tapos, isang tradition yan, nilalagay yung, ano na yan, boytel, or kaya shoes. For example, shoes ng ako, shoes ko, for example, yung mga bata niyan, a day before, dapat sila maglinis niyan. Lilinisin nila na makintab, na makintab, na makita mo na pwedeng manalamin. Yun ang tradition normally. Pero since sila kambal, wala dito. So, hindi sila nakapaglinis ng sapat, ng boots ko. Kasi usually, dapat boots ko yung lilinisin nila. So, yung gagawin ko ngayon, plano ko, since meron silang staple, normally staple shoes, since yung staple shoes ko andyan, or kanilang winter shoes andyan sa labas, yun ang lalagyan ko ng something doon sa loob. Pero malaki kasi yung binili kong stuff to, actually stuff to yung bibigay ko sa mga anak ko. Mamaya i-check yung makikita nyo sa video. So, yun, ililapat, tapos ilalagay mo dapat yun sa door, doon sa pagpasok. Kung saan nakalagay yung mga sapatos. Normally, pwede. Pero dad, alam yung ginagawa ko. Kasi hindi ko man alam na tradisyon ganun. Pero yun dapat. Yung paglalagay ng ano, ng staple shoes, yung mga chocolate or something, doon talaga sa may entrance, doon sa may pintuan. Kasi pagpasok nila, or paglabas nila, yun makikita nila. Kasi sabi nga, si Nikolaus daw pumunta. So, siya nagbigay. So, yun nga. Since sila kambal, wala dito. Kaya, yung gagawin ko na lang, yun nga, meron tayong ano, binili, doon ko ilalagay na lang sa entrance, doon sa may floorway, sa entryway kung saan sila papasok bukas, kasi doon naman yung pintuan. So yun, kailangan ko lang bumili ngayon ng mandarin at saka apple, panghalo doon sa regalo ko. Kaya alis muna tayo saglit para bumili ng pang dinner natin, plus bibili ako ng kailangan natin para sa surprise natin kinakambal bukas. At ano to, saglit. Makita nyo yun. Sabi ko, ano yun? Eh, buhok. Naubusan pala ako ng milk. Grabe yung ano namin sa milk. Ako kasi, nagkakakao na ako ngayon. So, kailangan ko ng milk. Sila kambal din darating. Kaya kailangan nila ng milk. So, alis muna tayo. That's how it looks like. Kaya, winter na winter. Japoms lang. Inulan tayo, kuya. Bumalik ako para kumuha ng payong. Tapos ngayon, yung ginagamit ko, yung cellphone ko, yung camera ko kasi nasa ilalim ng bag ko kasi nga maulan. Nasa labas na ako, kaya sabi ko, magpo-continue ba ako? Hindi. Kaya sabi ko, continue ako. Na-stop yung vlogging natin kung bakit yung katrabaho ko dumaan. Nagkasalubong kami, tapos neighbor ko din siya. Tapos siya, crack din. Sabi ko, no choice, no? Mga nanay kayo, kasi single parent din siya. Sabi niya, no choice. Pag nanay talaga, kahit may sakit ka, lalabas at lalabas ka talaga kasi nag-grocery din pala sila ng anak niya. So, tama yan. Ganon din ako naman. Magkasakit ako last week.
Ay, Diyos ko! Kahit may sakit, labas! So ngayon, ito madilim. Ewan ko, yan, madilim. Kasi nga, ah, wag na, uy, hindi nag-stop na naman yung ulan. Tanggalin na, ay, mayroon pa pala. Ayaw ko kasi maulanan. So ayan, lapit na tayo sa Lidl. Tapos after ng kailangan natin, hindi ako ngayon bibili ng madami para hindi mabigay. I think kunin ko itong kalamata. Ito, oh, kalamata. Tapos ipalit ko ito. Ito. Yan. Masarap ito. Kita nyo. Cellphone kasi yung ginagamit ko. So, yung antipasta. Maganda siya. Oh. Masarap ito. Pero, hindi ko siya kailangan bukas. Ito yung hinahanap natin. Kapasyon. Hindi pala bisaola. Bisaola is for ano yan, melon. So ito yung kakainin natin ngayon, kapasyon. Actually may rindo siya, tapos may kapasyon din na fish. Tapos ano to? Oh, itila to natin. Gusto ko to. Oh my god. Ngayon ko lang siya nakita. Paano to? Kakainin ko bukas. No. Hanggang kailan to? Pwede siya. 12-12. Anong pit siya ngayon? Kapasyo pero lax. Doon tayo sa meat. Tapos na tayo nakapag-grocery. Inuulan na naman ako. Inuulan pa. Actually, napansin ko, sabi ko, ba't ang laki ng mga butil? Yung pala snow siya na ulan. Tingnan nyo, oh. That's how... Sabi ko, bakit siya ang last? Makikita niyo ba sa video? Hindi, no. Ay, hindi. Ito na yung mga winter boots nila, kambal. So, yung gagawin ko dito, ko ilalagay yung Nicolaus gift sa loob. Tapos, may rolls kaming gagawin. Akong gagawin sa kanila. Since nga, tradition week, mas ginagawa din nila yan dati. Since wala sila, ng Nicolaus tag, so yung mangyayari, medyo madumi ito. Kaya bukas, pagdating nila, bago nila makuha yung chocolate nila, sabihan ko sila, nalinisin muna nila yung sapatos nila at saka sapatos ni Mami. Kasi, dito kay Mami, meron akong ibigay. Ito, oh. Yan. Sa TD. Tapos meron pa siyang isang TD. Actually, meron silang kinuhang TD 3 weeks ago. Tapos sabi nila, Mami for Nicolaus tag. So ilalagay ko pa din siya andun sa ano, sa kunin ko. Ay, hindi siya pasya. Hindi siya pasya. TD siya. Hindi kasya. Oh, gaganon na lang natin, oh. Ganon na lang, oh. Dito ko ilagay sa isang sapatos. Ayan. Isang apple dito. Ayan. So, tapos yung isang orange dito. Gagamitin nila bukas sa paglilinis. Yan ko ilalagay. At yung isang kamonas dito sa kabila. Actually, itong winter na to, rindo, nirequest na nila yan. 3 weeks ago na nasa city kami. Sabi niya, Mami, puni ko laos tag. So, sabi ko, sige. So, binili ko to. Tapos, may nakita akong maliit na
Teddy Bear, ay itong isang stuffed toy kasi yung anak ko mahilig sa mga stuffed toy. So, ayan, dito ko siya ilagay. I'm going to prepare na our dinner. May carpaccio, meat parmigiano, reggiano, una tibin, olibin, oil. So, this is one actually, one of my favorite. Italian food is one of my favorite. So, kaya, ito, kakain tayo ngayon ng Italian. So, igaganong ko kung bakit para ma-focus sa inyo yung camera. Pwede ko siyang i-focus yung camera sa taas, pero hindi niyo naman makikita yung niluluto ko. Actually, di siya niluluto. Kaya, ganito na lang natin. Maaga din tayo maglalakad bukas sa trabaho.
4 o'clock pa lang siguro gising na tayo bukas. Anyway, okay lang yan. That life. Wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung buhay namin dito pag malamig. Pans may sasakyan ka, ganun din. Mahirapan ka din kasi lilinisin mo din yung sasakyan mo pag nasa labas ka naka-park bago ka makaalis. At of course, bago ang lahat, dapat may wine. So, asan yung wine natin? I hope meron tayo ngayong wine na natitira. Kasi I think naubos ko na yung wine ko the other day. Kung hindi, dapat red wine. Wala tayong red wine. Pero, wala tayong red wine. Pero alam kong may white wine ako. Pero dapat red wine kasi yung inumin natin yan. Na pares. Kasi hindi bagay yan. Pag hindi red wine, sayang hindi ako nakabili. Hala, asan na yung wine ko? Nabili man ako ng wine. Aso. Sa dami ng lagyan natin. Pero nasa wine area kasi yun. So, nako! Wala dito. Nabili man tayo ng wine. Nako, wala na tayong red wine. Yung wine natin, nasa reef pala. Hanap ako ng hanap, nasa reef pala. Yung problema ko ngayon, mahirap tong i-open kasi kailangan ng ganitong opener. Oh, takot ako. Minsan kasi, matagal itong mag-open. So, pero, i-ano natin yung mga technique dito. White wine na lang natira sa atin. Wala na tayong red wine. Lang yan. So, white wine na lang. So. Ayan. So, apply natin yung mga natutunan natin. Shadan! Mayroon na tayong inumin. So, time to drink white wine. Makatulog ako nito ng matagal, for sure. Sana hindi tayo tagal makatulog. Time to eat! Let's go! It's time to eat, so it's na dito. So kakain na ako. So ayan na yung dinner natin. Of course, may wine tayo. So guten appetit. Cheers sa inyong lahat. This is how I treat myself. Sarap. Sarap. Masarap siya. Tama-tama yung 20 lang. Thank you so much sa inyong panunood. Hindi na ako nakapag-outro. So maraming salamat and welcome to our new subscriber, Ma'am Kalin Holm, Mary Susan Sabalya, Rosalie Binting, Bonsai Lady, Evelyn Quinto, Binanting Farm, Filipina German Love,
Anabel Dokilis, of course, Mom Strawberry Girl, Rico Carlos, Rose Glaby, Ricardo Lira Sr., Amel Sabillo, Alan Aquino, Lita Sierra, Miran Huli, Luz Beruya, Meldi Sordano, Lanny Baguio, and Miss Catwoman. Maraming salamat sa inyong panunood, and please don't forget to subscribe, like, and share. See you again in our next vlog. Good night, everyone!